ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa Nagbabagang Luha. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! Ang pamagat nating Nagbabagang Luha for today is The Decisions. So dito guys, humingi nga ng tawad itong si Alex kay Maita, ngunit hindi talaga mapatawad ni Maita itong si Alex dahil nga sabi niya dito na kung ibang tao lang daw yung kanyang pinatulan, hindi si Shelo, ay baka madali niya itong mapatawad. Pero dahil kapatid niya itong si Shelo, kaya nahirapan siya magpatawad dito. Ito namang si Shelo ay hindi niya talaga nagpaawat kay Molina at nagnakaw pa ng pera kay Molina upang ibili ng alak. So ayun, at ano na siya dito, lasing na. Tapos yun, nausap sila ni Molina dito. Tapos parang nabanggit ni Shelo dito na sana daw hindi nakalabas sa rehab itong si Molina. Tapos yun nga, nahuli daw siya na merong nakitang drugs. At nagtaka si Molina dahil hindi naman daw naikwento ni Molina ang mga pangyayari. Kaya nagduda si Molina na si Shelo yung may kinalaman or naglagay ng drugs doon sa kanyang bag. So kaya, ayun, nag-away sila at pinalayas ni Molina itong si Shelo. Kaya si Shelo naman ay lumayas at uminom ng uminom. Kaya parang hindi na niya nakaya, nakita doon nila ni Bien at saka ni Maita na nandoon si Shelo. At ano na, lasing na lasing, kaya dinala nila dito sa bahay ni Bien. So dahil nandoon na si Shelo sa bahay ni Bien, kaya si Maita na lang yung nagparaya. At umalis siya dito at doon siya natulog sa staff ng sa staff house ng resort. At nakita ito ni Alex dahil nakita niya doon na humiga si Maita doon sa sofa. Kaya nagtanong siya kung bakit meron ba daw nangyari. At sinabi niya dito na si Shelo nga nandoon na nga sa kinabyan. Kaya nagsabi ni Alex na ito talagang si Shelo ay hindi daw niya kaya na tiisin. Pero si Alex daw ay kaya niyang tiisin. Pero sabi naman ni Maita dito na noon yon hindi ko kaya na tiisin itong si Shelo. Pero ngayon ay dapat tahimik na daw itong si Alex dahil kaya na daw niyang tiisin itong si Shelo. At umiyak pa na umiyak itong si Alex dahil gusto nga makipagbalikan dito kay Maita. At itong si Maita ay hindi pa talaga niya mapatawad itong si Alex. Tapos sinoffer pa nga ni Alex dito na pupunta daw sila sa ibang bansa para hindi na daw sila mapuntahan ni Shelo. Pero ayaw pa talaga ni Maita dahil nga nasaktan pa siya sa mga pangyayari. At ito namang si Alex ay umalis na lang nga. And then ito namang si Shelo dahil gising na siya, kinausap siya dito ni Ben. Sinabi niya dito na saan daw yung kanyang ate at sinabi dito na wala na. Doon na nakatira sa staff house doon sa resort. Kaya itong si Shelo ay parang naluka-luka na naman dahil baka daw magkabalikan sila Maita tsaka itong si Alex. Kaya sabi naman ng ama ni Bien dito na okay lang naman na magkabalikan sila dahil mag-asawa sila. At parang nabaliw na naman itong si Shelo. Umalis na naman ito at naghanap na naman sila kay Shelo. At inireport nga ng ama ni Shelo doon kay Maita na nawawala na naman itong si Shelo. So kaya talaga itong si Shelo, masakit sa ulo ng lahat ng kanyang mapupuntahan. So bukas guys, abangan natin ang susunod na kabanata kung nasaan itong si Shelo dahil parang merong isang lalaki na lumapit sa kanya at siguro si Sherwin ba yun, or tingnan natin bukas kung ano ang mangyayari. That's all guys, thank you!